Mga boss, ano nga ba ang dahilan kung bakit natutuklap ang mga pintura sa pader na kagaya po nito? Kaya sa video na ito, mga boss, alamin po natin ang dalawang posibleng dahilan kung bakit natutuklap ang ating mga pintura ng ganito. Ngunit kung kayo po ay bago lang po sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo, mga boss, pakipindot yung notification bell para po updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At huwag po niyong kalimutan mag-like. Dahil ang inyong pag-subscribe at pag-like, mga boss, ay malaking tulong po yan dito po sa aking channel. So, simulan po natin. Nandito po kami ngayon, mga boss, sa isa po sa pinakakilalang condominium dito po sa Pasay City, malapit po sa Mall of Asia. So, papasok na po kami. So, dahil sa automatic itong pintuan na ito, mga boss, kailangan po nating ipasok yung password po nito para po makapasok po tayo. Ito po ay paupahan po na may-ari. So, babaguhin namin ang kulay para panibagong aura na naman siya. Niliha at tinatanggal po namin yung mga nagbabubbles po na pintura. Ngunit, dito po namin natuklasan, mga boss, ang problema ng pader na ito. Dahil, nung binakbak po namin yung mga bubbles at tinanggal yung gilid, kasama na po lahat. Ayan po. Matutuklap po ng buo ang pintura po ng pader kapag tinutuklap mo talaga siya ng buo. Ang tanong po, mga boss, bakit ganito ang nangyari sa pader na ito? Na kung tutusin, ang pintura po sa pader, pag kinuskos mo po ng palita o spatula, hindi po basta-bastang natatanggal po na kagaya po niyan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, dito po ngayon papasok ang mga katanungan. Kung ano nga ba ang ginawa po ng pintor? Ano ang kanyang pamamaraan kung paano po siya magpintura? Ano yung kanyang mga step by step na proseso? At kung ano po yung kanyang ginamit po dito? Meron pong posibleng dalawang dahilan kung bakit nagkakaganito ito. Unang-una, baka po nung minasilya po niya at niliha, hindi po naayos paglinis o hindi po natanggal ng husto yung alikabok bago po pininturahan. Pangalawa, baka hindi po ito ginamitan po ng primer. Kaya natutuklap siya ng ganyan. At ayon pa sa akin nakita, mga boss, ang dahilan po talaga nito ay hindi po ginamitan ng primer. Dahil kapag binasa po itong nasa parting ilalim po, itong tinutuklap ko, kakulay din po kung ano yung nasa taas. So ibig sabihin, hindi siya gumamit ng primer dahil makintab din po yung nasa ilalim. At pangalawa, hindi rin po naayos pagtanggal yung alikabok dahil nagpupulbos pa po yung ilalim, indikasyon po ito na hindi po naayos paglinis. So para po sa mga pintor na kasamahan po natin, huwag lang po nating mamasamayin ito, huwag po nating i-magic yung trabaho, huwag po nating madaliin masyado. Gamitan po natin ang primer at linisan po natin ang husto bago po natin pinturahan para hindi po magkakaganito. Dahil pagka nabunggo po ito ng mga upuan o kaya sa lamisa, natutuklap po yan ang buo kapag hilain na po natin yung parting natuklap. So naman, nakakuha na naman po kayo ng kunting idea. Muli, mga boss, para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at mag-like dahil importante po para po sa mga vloggers yung inyong like para i-recommenda tayo ng YouTube doon po sa mga kapwa po natin viewers. Maraming salamat po.